Okay bang ibenta at mag-take profit na sa mga stocks at investments mo na may percentage gains na? Kahit hindi mo pa naman kailangan yung pera? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hello everyone and welcome to today's video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung concept of top slicing. Top slicing your winning investments. Ano nga ba yan? Isa ba yung bagong investment strategy? Before anything else, I would like to invite you to please subscribe to my YouTube channel at bigyan mo na rin ng like kung magustuhan mo ang matututunan mo dito sa video na to. So, ano nga ba yung top slicing? Yung top slicing, it's an investment strategy or a trading strategy that's commonly attributed to Simon Thompson, who is an investment analyst. Ako una kong na-encounter yung concept of top slicing sa Truly Rich Club. Familiar ba kayo sa Truly Rich Club or TRC? Itong TRC, it's a membership site, a subscription service that is run by Bo Sanchez. And marami silang binibigay na information, marami silang binibigay na benefits sa mga members. Pero yung mga nagsasubscribe sa TRC na gusto mag-invest sa stock market, ang nakukuha nila dito ay yung regular recommendations ng mga experts na working or partnered with TRC kung ano ba yung mga stocks na dapat bilhin. So dito sa subscription service na to, isa sa mga investment strategy na usually pinapagawa nila sa mga members ay yung top slicing. Sa loob kasi ng TRC, medyo spoon-fed yung stock market strategy. Ito na yung listahan ng mga stocks na bibilhin mo, buy them regularly, strategic averaging method yung ginagawa nila. And then, kapag na-hit na yung target price or upon recommendation of their partners, mga stock analyst actually, may recommendation or months na sasabihin sa'yo na mag-top slice ka. Sell this number or this percentage of your stocks and take profit. And then, actually, meron mga recommendations din na ibenta mo na tong stocks na to or palitan mo tong stocks na to, etc. If you're interested to learn more about TRC, meron tayong link sa ating video description. But in any case, sa TRC ko unang na-encounter yung concept of top slicing. At dito rin ako na-curious at pinag-aralan kung okay ba ito. At yan yung mga isi-share natin dito sa video na to. So ano nga ba itong top slicing na to? Well, top slicing entails selling a part of your winning investment to lock in the profits, but leaving a little bit of there to capture any remaining upside. Kumbaga, kumita na yung investment mo, gusto mo nang mag-lock in ng profit, pero hindi mo lahat ibebenta kasi baka mamaya umakyat pa siya. So at least, meron kang natitirang investment or may natitira kang shares na pwede pang kumita. Yun yung top slicing. Magbigay tayo ng example. So kunwari, bumili ka ng 100 shares of Jollibee at 200 pesos per share. So 100 shares times 200 pesos, that's 20,000 pesos. So yung 20,000 pesos, yun yung considered natin na capital mo. Let's say na yung price ng Jollibee ay umakyat, naging 300 pesos per share na siya. So yung investment mo ng 100 shares, that's now equal to 30,000 pesos. In short, meron ka ng paper gains na 10,000 pesos or meron ka ng 50% gain dun sa original investment mo. Kung gusto mo mag-top slice, you could probably sell 70 shares of Jollibee. So 70 times 300 pesos per share, that's 21,000 pesos. And yung 21,000 pesos, that's already your original capital plus a 1,000 peso profit. So nabawi mo na yung original na ininvest mo na 20,000, may kita ka ng konting 1,000 pesos, pero meron ka pang 30 shares ng Jollibee na natitira. Which means, zero risk na yung iyong investment. Dahil kahit anong price mo ibenta yung remaining 30 shares mo, that's already pure profit. But hopefully, mas umakyat pa ng 300 pesos yung shares ng Jollibee para mas malaki yung kikitain mo. Siyempre itong mga computation natin, these are all simplified or estimated kasi meron pang mga fees and taxes na kailangan bayaran for every transaction. But I hope I was able to illustrate with you kung paano ba ginagawa ang top slicing. Ano nga ba ang advantages of top slicing? Bakit mo ba gagawin yan? Primarily, there are two main benefits to top slicing.
The first one is that you'll be able to bank some profits, sometimes even take back your original capital. And then, since meron ka pang natitirang mga shares dun sa investment, you now have a zero risk investment. Kasi kahit anong price mo ibenta yung remaining shares mo, that's already pure profit. But hopefully, mas umakyat pa siya, you'll be able to gain more money. The second benefit is that it frees up cash for you. So kung kailangan mo ng pera, pwede mong ibenta yung mga winning investments mo and you'll now have extra cash. Most of the time, itong mga extra cash na makukuha mo by top slicing, you can use it to invest in other investments na mas maganda yung potential. Minsan, hinihintay na bumaba ulit yung original investment, tapos yung na-free up na cash from top slicing, yun yung gagamitin nila para bumili ulit nung investment na yon at a lower price. For example, dun sa illustration natin, binenta mo or nag-top slice ka sa Jollibee at 300 pesos. So nagbenta ka ng 70 shares, you were able to get 21,000 pesos. Let's say that yung Jollibee went down to 250 pesos. You can now use that 21,000 pesos to buy Jollibee shares again, but now at 250 pesos. Ngayon kung maganda yung upside ng Jollibee, meron siyang potential for growth at umakyat pa siya ulit ng 350 pesos or let's say 400 pesos, you can now top slice again, get back some of the money that you invested and then wait for it to go down again. Kasi yan naman ang nature ng stock market, especially yung mga companies, mga blue chip companies, hindi naman yan tuloy-tuloy na pag-akyat. There will be times that it will correct. May mga times, weeks or months na bumababa yung price and then aakyat siya ulit. Siyempre, kailangan ng analysis. Siguro ngayon, ang iniisip nyo is kailan ka ba magta-top slice? Well, depende yan sa strategy mo. But let's just focus on the stock market. If you're a stock market trader, meaning you buy and sell stocks frequently, pag mayroon ng 20% gain yung stock mo, then that's already a good sign or an indicator to top slice. Kung ikaw naman ay long-term investor, I would recommend na maghintay na magkaroon ng 50% gain yung stock mo before ka mag-top slice. How much do you top slice? Or magkano ba or gaano karami ba yung ibibenta mo for your top slicing? Ideally, sana makuha mo ulit yung original capital mo. So, top slice enough shares for you to get back your original capital. Pero of course, depende talaga ito sa overall portfolio strategy mo. Minsan, pwede kang mag-top slice kahit na konti lang kasi meron kang nakitang bagong investment na mukhang mas maganda yung potential. So, you can definitely top slice, free up some cash, and then use that money to invest in this new investment, new company, buy shares of this new company that you think will earn better. For stock market investors, a common question that I get asked is, okay lang ba na hindi mag-top slicing? Kailangan ba talagang ginagawa namin yan? Well, the answer is no. Hindi mo kailangan mag-top slice, especially if you're a long-term stock market investor. It's okay to leave your investment or your shares untouched and just do cost averaging. Ngayon, if you have the time and the skill to analyze the market, hindi rin dapat basta-basta nagta-top slice. It really depends on the outlook of the specific investment. Let's say for a particular company, ang outlook niya is aakyat pa siya, then huwag kang magta-top slice, hintayin mong umakyat pa siya. But if magko-correct na yung company, yung price ay bababa na, then it's an opportunity to top slice and bank some profits and probably buy more shares when the price begins to go up again. Pero very important na dapat nagre-rebalance tayo ng ating portfolio. At least once a year, we go back to our investment portfolio, analyze it, and then do some reallocation para mas matulungan tayo na ma-reach yung ating mga financial goals. That is the more important task that we need to do, rebalancing our portfolio. And that's our video for today and thank you for watching. I hope the next time na ma-encounter nyo yung concept or yung term na top slicing ay naiintindihan nyo na siya. If you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends.
And kung hindi pa kayo nagsasubscribe, ay sana ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Until next time, thank you for watching. Goodbye, take care, and stay safe.